Magandang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Binibining Kim Rose A. Binaning at ngayong araw aking iiulat sa inyo ang tungkol sa tula sa panahon ng mga Hapones. Ang tula ay isa sa mga anyo ng panitikan na nakatanggap ng higit na pagbabago o impluensya sa panahon ng mga Hapones. Namalasak sa panahong ito ang mga tulang maikli, subalit nagtataglay ng talinghaga gaya ng haiku at tanaga. Namayani rin sa panahong ito ang mga tulang may malalayang kaludturan. Ang karaniwang paksa ng mga tula ay yaong tungkol sa bayan o pagkamakabayan, pag-ibig, kalikasan, buhay na lawigan, pananampalataya at sining. May tatlong uri ng tulang lumaganap sa panahong ito. Ito ang haiku, tanaga at karaniwang anyo. Una ay ang haiku. Ito ay tulang binubuo ng 17 pantig na nahahati sa 3 taludtod, na kung saan ang una at ikatatlo ay may 5 pantig at may 7 pantig naman ang ikalawang taludtod. Maikli lamang ito, subalit nagtataglay ng masaklaw at matilinghagang kahulugan. Halimbawa ng haiku ni Gonzalo K. Flores, ang tutubi at anyaya. Tutubi, hila mo'y tabak, ang bulaklak nanginig sa paglapit mo. Kung saan ang mensahe nito ay tungkol sa ang mga bulaklak ay takot sa paglapit ng mga tutubi dahil panganib ang dala nito. Anyaya, ulilang damo sa tahimik na ilog, halika sinta. Ito naman ay paanyaya sa isang ulila upang hindi na tuluyang mag-isa. Pangalawa ay ang tanaga. Gaya ng haiku, ang tanaga ay tulang maikli, ngunit may sukat at tugma. Binubuo ito ng 4 na taludtod na may 7 pantig sa bawat taludtod. Nagtataglay rin ito na matatalinghagang kahulugan. Halimbawa ng tanaga ni Idelfonso Santos ang palay at kabibi. Palay, palay siyang matino nang humagi yumuko, ngunit muling tumayo nagkabunga ng ginto. Ang salitang palay sa tula ay sumisimbolo sa taong dumaan sa pagsubok na kanyang nilampasan at nagsilbing susi sa kanyang pagtatagumpay. Kabibi, kabibi, ano ka ba? May perlas, maganda ka, kung idiit sa tenga, nagbubuntong hininga. Ito naman ay tungkol sa isang taong walang tiwala sa kanyang sarili at hindi niya nakikita ang kanyang sariling kagandahan. Pangatlo ay ang karaniwang anyo. Ito naman ay tulang may tiyak na sukat, tugma at talinghaga. Halimbawa ng isang saknong ng tulang may karaniwang anyo. Ang mga tula ko'y huwag mong sunugin, sila'y sugo lamang ng aking paggiliw. Kung ang mga magkaalay puso ko, giliw, puso ang iyong sunugin, durugin. Yun lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig.